Hello po, Kakusina. Welcome to my YouTube channel. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa aking pong pagluluto ngayong araw na ito. Ang aking pong lulutuin ay tinolang manok na may dahon ng malunggay. Siyempre po, ito po ang ating pong mga kakailanganin. Mayroon po tayo siyempreng bawang, sibuyas, siyempre po mayroon po tayong luya, at gagamitan po natin ito ng sayote. At lalagyan din po natin siya ng sealing green. Yan. Ito po ang akin pong ilalagay para mas magkaroon po ng masarap na lasa ang atin pong tinolang manok. At syempre po, kailangan po natin ng seasoning. Atin pong bechin po, yung Ajinomoto. And lalagyan din po natin siya ng patis kung atin pong kukulangin po ang atin pong lasa sa alat. At ang ating pong gagamitin ay dato puti. At syempre po, ang ating pong manok ay hinaluan ko po siya ng atay balunan kasi mas masarap po kasi kapag may atay balunan at saka favorite ko po kasi ang atay at balunan. At syempre po, nilagyan ko rin po siya ng konting asin na para manuot na po yung lasa ng asin sa ating pong karning manok. At ang ating pong ang gagamitin ay ang ating pong dahon ng malunggay. Imbis po na dahon ng sili po ang aking pong gagamitin ay malunggay po ang aking pong nagusto ang ihalo. Kasi po, ito pong dahon ng malunggay ay marami pong benepisyong na atin pong makukuha dito sa dahon ng malunggay. Unang-una na po, syempre po, mabisa din po itong panggamot po sa mga sugat daw ng mga hindi ganong gumagaling. Ay ito daw po ay mabilis na nakakapagpatuyo ng sugat. At ito din po ay mabisa din daw po to sa gamot po sa cancer. Ito pong dahon ng malunggay ay mabisa din daw po ito sa may mga cancer po. At saka ito pong malunggay ay mainam din po ito sa mga nagpapa-breastfeed na mami. At maganda rin po ito sa atin pong halimbawa po ay hindi siya gaanong madumi. Ito pong dahon ng malunggay ay napakabisa rin po siyang gamitin para po sa mga nahihirapan po sa pagdumi. Kaya ito pong aking pong napili dahil napakarami pong benepisyong makukuha po tayo. Kaya tara po at simulan na po natin ang ating pong pagluluto. Ayan po at simulan na po natin ang ating pong paggisa. Lagyan po muna natin siya ng mantika. Konting mantika lang po. Painitin lamang po natin. Siyempre po ang atin pong bawang. Isa po natin ang ating bawang. Medyo i-brown lang po natin siya ng bahagya. Then, medyo brown na po. Then, sarad naman po natin ang sibuyas. Pero po ng sibuyas ay ilagay na rin po natin ang ating pong luya. Next po ang ating pong manok. Sasangkot siya po muna na po natin. Kailangan po kasi natin maisangkot siya muna ang ating pong manok. Kailangan po muna natin siya maisangkot siya.
After 30 minutes, check na po natin. Ayan. Ayan po, at paluto na po siya sa sarili po niyang katas. Ayan, then, ilagay na po natin ang atin pong sayote. After po ng ating sayote, pwede na rin po natin ilagay ang ating sili. Ang ating pong malunggay para mas maging malasa po. Kailangan na po natin ihalo ang ating malunggay. And then, lagyan na po natin siya ng tubig. Konting tubig lang po. Ayan. Atin na pong takpang muli. Pwede na rin po natin ilagay ang atin pong seasoning. Ayan, habang pinapakulo po natin ay pwede na po natin lagyan ng seasoning. Ayan, konti lang po. And then, ang atin pong patis. Pwede na rin po natin ilagay. Konting patis lang po. Kasi meron na po siyang asing kanina. Ayan. Antayin lamang po natin siyang kumulo. Antayin po natin maluto po yung atin pong nilagay na sayote. Medyo napaapaw po ang aking tubig. Yan po kakusina at atin na pong siliping kung luto na po ang atin pong sayote. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo po ay maano na po siya. Mukhang luto na siya. Oh. Pag ginanyan nyo po siya, ano po natin ang kutsara. Ito po ay malambot na. Ayan po. At nahihiwa na po ng kutsara. Ibig pong sabihin niyan ay malambot na po ang ating sayote. Then, pwede na rin po natin tikman. Yan. At tamang-tama lamang po ang lasa. Yan po kakusina. Pwede na po natin ihain. Yan po kakusina. At luto na po ang ating pong tinolang manok na may malunggay. Ayan po. Ayan, ang sarap. Mga kakusina, kung kayo po ay bago lamang po sa akin pong channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like, subscribe, and pakiclick na rin po ang ating pong notification bell para maging update po kayo sa mga videos ko pang i-upload. Thank you guys!